kasalukuyan ngayong araw sa Amyanan Reports. Dagat, langit, lupa exercises ng AFP tagumpay na naidaos. Suporta ng mga magsasaka sa mga komunistang teroristang grupo, binawi na. Mahigit 3 milyong tulong ibinahagi sa mga former rebels sa Ilocos Sur. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Narito mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mahigit 3 milyong pisong panimulang pangkabuhayan iginawad sa mga dating naapektuhan ng eksplotasyon ng mga komunistang grupo sa Ilocos Sur. Ang iba pang detalye iatid sa atin ni Judith Bechabe. 10 asosasyon mula sa 9 na mga barangay sa Ilocos Sur na dating naapektuhan ng insurhensiya ang pinagkalooban ng 3.24 milyon peso bilang seed capital fund mula sa Department of Social Welfare and Development Office, EO-70 Implementation, Conflict Vulnerable Areas Assistance, kamakailan. Sa pagsisikap ng ahensya sa ilalim ng Provincial Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster katuwang 71st Infantry, Kaibigan Battalion, 7th Infantry Kaugnay Division, inirekomenda ang SHAM na Community Support Program Cleared Barangays para maging beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Sa 9 na mga barangay, binuo ang 10 asosasyon kasama ang DSWD, local government units at community development teams ng 71st IB para magabayan sa pagbuo ng kanilang mga pangkabuhayan gamit ang mga tanggap na kapital para sa napiling livelihood project tulad ng pag-aalaga ng baboy, rice retailing at grocery. Ang seremonya ay pinangunahan ni DSWD Undersecretary Alan Ethan Husay, Governor Jeremiah C. Singson, Lieutenant Colonel Michael B. Bautista, Commanding Officer 71st IB at mga mayor ng Salcedo, Santa Lucia, Nagbukel, Narbacan at Santa Maria ng Ilocos Sur. Ipinaaabot ni Lieutenant Colonel Bautista ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DSWD at sa Provincial Government of Ilocos Sur sa kanilang walang humpay na suporta sa mga komunidad na dating apektado ng insurhensiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood assistance. Taus-puso rin nagpasalamat si Governor Singson sa DSWD, Philippine Army at iba pang ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo para sa mga mamamayan. Pati itong infantry battalion natin, akala nyo sundalo sila na nandyan lumalaban lang? Hindi po. Tinitingnan din nila ang mga kababayan natin dyan sa bayan kung ano yung mga problema. Kaya palagibig ang masasama pa natin kay Lieutenant Colonel Michael Bautista. Nagpasalamat naman si Josephine B. Curtel, Pangulo ng Rang I Lanipao SLPA sa DSWD, PJIS at 71st IB sa kanilang makakasamang pagsisikap upang mabigyan ng suporta ang komunidad. Pasalamat po kami sa Panginoong, sa Panginoon dahil sa binigyan po niyo kayo ng katalinuhan upang ang proyektong ito ay maipaibigay sa amin upang sa ganon hindi kami mawalay o maiba sa landas. Ang kasundaluhan ay patuloy sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang pag-alalay sa mga people's organization upang mas mapanatili ang kapayapaan at mas mapanatili ang kaunlaran para sa ating bayan. Mula dito sa Ilocos Sur, para sa Amyanan Reports, ako, si Judith M. Bechabe, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa patuloy na pagtulong ng gobyerno sa pagbangon ng mga sumukong terorista, bagong tayong agricultural cooperative store para sa mga former rebels, formal nang binuksan sa Tarlac. Ang iba pang detalye ihahatid ni Mel Nesho. Sa pagharap nila sa bagong kabanata ng kanilang buhay, pinasinayaan ng malayang magbubukid ng Hacienda Luisita o Malaya
Isang grupo ng mga dating rebelde ang kanilang agricultural cooperative store sa Barangay Ungo, Tarlac City noong November 16, 2022. Ang pagbibigay ng pangkabuhayan sa mga dating rebelde, tulad ng agricultural cooperative store na ipinagkaloob sa Malaya, ay isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Whole of Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict sa bansa sa pamamagitan ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC. Ang ribbon cutting at blessing ng Malaya Cooperative Store ay sinaksihan ng mga miyembro at opisyal nito, gayon din ang mga ahensya ng RTF-LCAC. Ayon kay Malaya Chairwoman Florida Kapong Sibayan, ang Agricultural Cooperative Store ay bunga ng kanilang pagbabalik-loob sa gobyerno. Heto ang kooperatiba na tulong ng gobyerno sa amin. Tama na magbalik-loob tayo. Pinasalamatan din niya ang pamahalaan sa ibinigay na pangkabuhayan sa kanila. Dagdag pa niya na sila ay nabubuhay ngayon na walang takot at pangamba sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sana, mga sir, mga madam, tuloy-tuloy po sana ang pagtulong nyo sa mga magsasaka at sa iba pang maralita para wala nang maorganisa ang kabilang grupong nito at wala na silang lalanguyan. Heto na po kami, heto na, parang umangat at tulungan tayo ng gobyerno. At nagpapasalamat din ako sa mga member ng Malaya. Salamat sa pag-intindi nyo sa ako na sa pagkakaisa natin. Sinasabing aktibidad ay tinanggap din ng mga miyembro ng Malaya ang kanilang Certificates of Completion mula sa Tarlac Center for Learning and Skill Success Assessment Center o T-Class ng TESDA Tarlac matapos sumailalim sa Community-Based Livelihood Training para sa Basic Meat Processing noong November 14, 2022. Samantala, nangako naman ang mga ahensya mula sa RTF-LCAC na ipagpapatuloy ang kanilang suporta upang mapalapit pa ang serbisyo ng gobyerno sa Malaya. Matatandaan na ang Malaya Cooperative Store ay naitayo sa tulong ng 522 Engineering and Construction Battalion ng Philippine Army na sinimula noong nakaraang October 24, 2022. Ang ilan sa mga materyales para sa konstruksyon ay donasyon mula sa ilang mga pribadong institusyon bilang kanilang suporta sa Whole of Nation Approach and Ending Local Communist Armed Conflict. Patuloy na mamamahala ang Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines sa Malaya upang makatanggap ng mas maraming tulong mula sa pamahalaan bukod sa pagtatayo ng tindahan ng kooperatiba, pagbibigay ng kapital at livelihood trainings. Mula dito sa Barangay Ungo, Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Mel nagbabalita para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Samantala ito mga kaamyanan, no? Iba't ibang sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas na kaisa sa dagat, langit, lupa o dagit pa exercise bilang pagpapaikting nito sa kanilang kapabilidad sa anumang aspeto ng kanilang operasyon. Ang iba pang detalye yatid sa atin naman ni Ed Ruiz. Nakiisa ang Aviation Hiraya Regiment Philippine Army sa Armed Forces of the Philippines Joint Exercise o AJEX Dagitpa na pinangunahan ni Lieutenant General Vicente Bartolome Bacaro, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, na ginanap sa operational area ng Western Command, Punta Baja, Rizal, Palawan, nito lamang ikapito hanggang ikalabing walo ng Nobyembre. Nakilahok ang iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa nasabing aktibidad. Ang dagit pa ay nangangahulugang dagat, langit, lupa na nakatutok sa pagpapahusay at kahandaan ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army at Philippine Marines na magkasanib at pinagsamang mga operasyon na sumasalamin sa isang senaryo upang mas mapalakas at mas mapagtibay ang kakayahan at puwersa ng bansa upang maisagawa ang misyon para sa pangdagat, panglupa at panghimpapawid. Mula sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, lumapag dito sa Punta Baja, Rizal, Palawan ang team ng Aviation Regiment na pinangunahan ni Colonel Andre Santos, ang commander ng Aviation Regiment Philippine Army, kasama sina Major Erben Rimando, Captain Emmanuel Ferrer at Captain Oliver Tabausares, gamit ang bagong air asset na Bulco Helicopter na siya ding kauna-una ang paglipad sa nasabing aktibidad. Kasama din sina Major Adriano de la Cruz at Captain Danilo Mangigil,
gamit naman ang Cessna 172 aircraft ng Aviation Regiment Philippine Army. Kasama din si Captain Ariel Alasas bilang isang evaluator. Sila ay nagsagawa ng aerial reconnaissance flight bilang suporta sa urban operation exercise. Isa din sa kanilang ginawa ay ang medical evacuation kasama ang ilang personnel ng chief surgeon at chief nurse sa pangunguna ni Major Maria Fe Anor upang mas mapabilis ang paglikas sa mga sugatan at critical ang buhay patungo sa proper medical facility. Bilang karagdagan, kasama din si Technical Sergeant Ryan Rivera, Staff Sergeant Melvin Solares, Staff Sergeant Yul Regosante, at Private Romnick Siton bilang mga aircrew. Kasama din sa nasabing aktibidad si Corporal Jackie Fahilagutan bilang Air Traffic Controller at Corporal Alan Frederick Fontanilla bilang isang weather specialist. Ayon naman kay Lieutenant General Vicente Bartolome Bacaro, maganda ang mga ganitong pagsasanay upang mas mapalakas at mas mapagtibay ang puwersa ng bansang Pilipinas. Sa katunayan, ang pagsasanay na ito ay naglalayong masigit pang mapahusay ang magkasanib na puwersa at pagkakaisa ng Armed Forces of the Philippines sa agarang pagtugon sa combat and non-combat mission. Mula dito sa Nueva Ecija, para sa Amyanan Reports, ako si Angeline Balanditan, nagbabalita para sa Kapayapaan at Kaunlaran. 7 magsasaka na kabilang sa aniban ng Magsasaka Farmers Irrigators Association Incorporated, tinalikuran at binawi ang suporta sa komunistang teroristang grupo. Ang iba pang detalye ihahatid ni Mel Nesho. 7 magsasaka na kabilang sa aniba ng Magsasaka Farmers Irrigators Association Incorporated mula sa Balingkanawan, Tarlac ang bumawi ng kanilang suporta sa komunistang teroristang grupo noong 16 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Barangay Ungot, lungsod ng Tarlac. Ang seremonya ng kanilang pagkundina at pagbawi ng suporta sa komunistang teroristang grupo ay ginanap kasabay ng inaugurasyon ng Malaya Cooperative Store, ang tampok na aktibidad ng mga magsasaka sa kanilang paggunita sa 18th anibersaryo ng Hacienda Luisita incident. Bago ang kanilang pagbawi ng suporta, idiniklara ng 37 miyembro ng aniba ng Alyansang Magbubukid ng Gitnang Luzon o AMGL at iba pang prenteng organisasyon ng komunistang teroristang grupo bilang persona non grata noong 15 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Malugod naman silang tinanggap ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines kasama ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Region 3 at mga miyembro ng Malayang Magbubukid ng Hacienda Luisita ang kanilang desisyon na pagsuporta sa mga programang pangkapayapaan at kaunlaran ng pamahalaan. Ayon sa chairwoman ng grupong Malaya na si Florida Capong Sibayan, hindi na pagsisisihan ng grupong Aniban ang kanilang pagbabalik-loob sa gobyerno. Nagpahayag din siya ng pag-asa na ang kanilang kooperatiba ay magsisilbing halimbawa na maghihikayat sa mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupo na talikuran ang karahasan at yakapin ang landas ng kapayapaan at kaunlaran at maranasan din umano nila ang kaginhawaang kanilang natatamasa sa kasalukuyan. Ayon naman kay Major Al Anthony B. Pueblas, ang acting group commander ng 1st Civil Relations Group, Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines, ang Aniban ay sasailalim sa proseso ng pagpapatala para maging benepisyaryo ng iba't ibang livelihood intervention na inaalok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at susunod sa yapak ng Malaya. Ang Aniban ay isang organisasyon ng mga magsasaka na pinagsasamantalahan ng mga prenteng grupo ng komunistang teroristang grupo para magsagawa ng mga protestang masa laban sa gobyerno at para itulak ang kanilang agraryong revolusyon at pagre-recruit. Mula dito sa Barangay Ungo, Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Mel nagbabalita para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Samantala, mga kaamyanan, 900 estudyante ng Isabela State University nakipagsayawan at kantahan sa isinagawang peace concert ng ating mga kasundulhan sa Isabela. Ang chika na ito ihahatid sa atin ni May Quesada.
Di magkamayaw ang mga estudyante na nakikantahan sa isinagawang peace concert ng mga sundalo mula sa 86th Infantry Highlander Battalion at 502nd Infantry Liberator Brigade sa Jones, Isabela. Itinuluhan ng halos 700 estudyante ng Isabela State University Jones Campus. Bahagi ng concert ang pagpapaalala sa mga estudyante o sa mga kabataan sa kanilang role sa lipunan bilang mga susunod na leader. Isa si Private Evelyn Corpin, dating kasapi ng Kilusan, ngunit nagbalik-loob sa pamahalaan at isa na ngayon na saksi sa ginawang panlilinlang ng komunistang teroristang grupo sa mga kabataan. Ibinahagi nito ang kanyang karanasan sa loob ng Kilusan na hindi dapat maranasan ng mga kabataan na magiging leader ng bayan sa hinaharap. Ang aktibidad ay dinaluhan din ni Dr. Edgar Dosario, ang campus administrator, si Mr. Manuel Cabungcal, municipal administrator ng Jones, Isabela, at ilan pang panauhin. Sa bawat hampas ng tugtugin ay ramdam ang pagiging inosenteng tawa at hiyaw ng mga kabataan na dapat pangalagaan upang hindi magawi sa maling landas. Bagay na layunin ng kasundaluhan na iiwas sila at buksan ang kanilang isipan ng pagpapahayag ng kanilang pagkontra sa maling gawain ay hindi sa magitan ng pagpasok sa Kilusan para kalabanin ang pamahalaan. Everlasting peace is the outcome of eternal vigilance, and it is our mandate to serve the people and secure the land with honor, duty, and patriotism. We are here today to protect, inform, and educate the youth, faculty members, and parents against the CPP and PNDF infiltration and safety recruitment. Mula rito sa bayan ng Jones, Isabela, May Quezada, nag-uulat para sa Kapayapaan at Kaunlaran. At yan ang mga balitang aming nakalap mula dito sa Hilaga at Kitnang Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Divina Mercado. At ako naman si Spencer Ross. Kami ang inyong kaugnay na nagsisibing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa'yo pinigil natin.